mula sa bulwagan ng edukasyon ng Surigao del Sur State University, main campus tanda. Maraming na hapon, madayaw na kahapunon, na imbag na malim, maayong hapon. Magandang hapon, Surigao del Sur State University, main campus tandag. Lalong-lalo na sa aming butihing guro na si Ginang Ani Samarca at sa mga kapwa ko mga mag-aral, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jose Lito Lonetti Basolo at samahan niyo po kaming talakayin ang paksa tungkol sa morpolohiya. Bago po nating formal na simulan ang aming talakayan, hayaan niyo po kaming maghandog ng isang laro upang pukawin ang inyong angking talino. Ang larong ito ay tinatawag na Jumbled Words Puzzle. Ang bawat salitang inyong mabubuo ay katumbas ng mga paksang aming tatalakayin. Handa na ba kayo? Tara na't ating simulan! Napakatalino ninyo! Tunay ngang matatalino ang mga mag-aral sa kapisanan ng Filipino dahil nagawa ninyong buuin ang mga letrang nagkakagulo-gulo at nakagawa ng mga salita na siyang magiging paksang tatalakayin natin ngayon. Ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan. Bago ang lahat, matanong ko lamang, ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay siyang pag-aaral ng structure ng mga salita at ang relasyon nito sa iba pang salita ng wika. Sa linguistika naman, ito ay tinatawag na palabuuan sapagkat natutukoy rito kung paano nabubuo at pinagsama-sama ang salita sa iba pang salita upang makabuo ng makabagong salita na may ibang pagpapakahulugan. Paalala lamang po, ang morpema o morpheme ay siyang pinakamaliit na unit ng wika na may sariling kahulugan. Tunay ngang masarap pakinggan ang masasariwang kaalaman. Tama ba ako, Ginoong Asilong? At gayon ay dumako na tayo sa mas malalimang diskusyon, pagbibigay ng mga halimbawa at pagtatalakay ng iba ko pang mga kasapi. Mas lubusan mo itong makilala, ibabahagi ko sa iyo ang dalawang uri nito. Tara! Mga kaklase, alam niyo ba na mayroong dalawang uri ang morpema? Oo, tama ka! Ang una ay ang morpemang leksikal, na ang ibig sabihin ay ang tiyak na kahulugan at ito rin ang morpemang nakakatayo ng mag-isa sapagkat ang kanyang kahulugan ay hindi na nangangailangan ng isa pang salita. Halimbawa, magaling sumayaw si Ana kaya siya ay nanalo sa Dance Olympics. Ang pangungusap na ito ay nagpapahayag ng nakakatayo ng mag-isa dahil nauunawaan kung ano ang kanilang mga kahulugan. Uring ito ang mga salitang pangalan, pandiwa, panguri, at pangabay tulad ng mga sumusunod. Pangalan, ito ang pasilitang simbolong tinutukoy ay ngalan ng hayop, bagay, pook, at pangyayari. Halimbawa, Ana, pangalan ng tao, dance, pangyayari. Panghalip,
Ito ang salitang panghalili sa ngalan ng tao. Halimbawa, si Manuel L. Quezon ang kinilalang ama ng wikang pambansa. Pandiwa rin ang tawag sa isang salita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang pangyayari o isang katayuan. Panguri naman, ito ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa mga pangalan o panghalip. Halimbawa, ang manggang tinda ni Maria ay masyadong maasim. At ang panghuli ay ang pangabay. Makikilala ito dahil kasama ito ng isang pandiwa, panguri o isa pang pangabay na bumubuo ng halimbawa. Talagang mabagal umunlad ang tao tamad. Gusto nyo rin bang malaman ang pangalawang uri ng morpema? Sige, tara! Ang pangalawang uri naman ay ang morpemang pangkayarian. Ito ay ang walang tiyak na kahulugan at kailangang makita sa isang kayarian o konteksto ang mga ito upang magkaroon ng kahulugan. Sa uring ito ang mga sumusunod. Pangangkop na nang, pangatnig kaya at o saka pati, pangukol sa tungkol sa, tungkol kay, ayon sa, ayon kay. Pananda, ay, si, nang, sina, ni, nina, kay, at kina. Halimbawa, naghintay ng pagkatagal-tagal si Pedro sa kanyang mga kaklase. Ang salitang nang, si, sa, at mga ay walang tiyak na kahulugan. Ngunit, ito ay nauugnay sa morpemang leksikal na Pedro, kaklase, naghihintay at pagkatagal-tagal upang magkaroon ng kahulugan. Dahil kung hindi natin gagamitin ang morpemang pangkayarian sa morpemang leksikal na pangungusap, ito ay may pagbabago sa kahulugan ng pangungusap. Halimbawa, naghintay ng pagkatagal-tagal ang kaklase ni Pedro. Makikita natin sa unang pangungusap na si Pedro ang naperwisyo samantalang sa pangalawang pangungusap, ang kanyang mga kaklase ang naperwisyo. Intindihan at nakilala po ba ng lahat ang dalawang uri ng morpema? Magaling! Tutungo naman tayo sa susunod na talakayan. Matapos talakayin ni Binibining Madelo ang tungkol sa uri ng morpema, at ngayon ay dumako naman tayo sa anyo ng morpema batay sa porma nito. May tatlong anyo ang morpema. Una ay ang morpemang ponema. Ang morpemang ponema ay ang paggamit ng makahulugang tunog o ponema sa Filipino na nagpapakilala ng gender o kasarian ng isang tao. Oo, isa ponema lamang ang binabanggit, ngunit malaking factor ito upang mabago ang kahulugan ng isang salita. Halimbawa na lamang ng profesor at propesora na nakikilala ang pagkakaiba nito sa pamamagitan ng letrang A sa posisyong pinal na ikalawang salita. Ang ponemang A ay makahulugang unit na nabibigay ng kahulugang kasariang pangbabae. Sa makatuwid, ito ay isang morpema. Ang salitang propesora ay binubuo ng dalawang morpema. Ito ay ang propesor at ang ponemang A. Iba pang halimbawa nito ay ang salitang doktora na nalagmula sa salitang doktor bilang lalaki at dinanagdagan ng ponemang A, ito ay naging doktora bilang babae. Ang salitang senyora na nagmula sa salitang senior bilang lalaki na dinadagdagan ng ponemang A ay naging senyora bilang babae. Samantala, upang mas maintindihan pa na gusto ang morpemang ponema, magbigay tayo ng halimbawang lokal.
ang salitang kargador ng ibig sabihin ay isang taong tagabuhat ng mga mabibigat na mga bagay tulad na lamang ng troso o banye-banyerang isda. Upang isagawa ang morpemang ponema sa salitang kargador ay dinadagdagan ng ponemang a bilang tumutukoy sa babaeng kargadora. Paalala lamang po, hindi lahat ng mga salitang may inakalang morpemang ponemang a na ikinakabit ay morpema na. Tulad na lamang ng salitang maestro na naging maestra. Ang mga salitang ito ay binubuo lamang ng tag-iisang morpema. Ang mga morpemang ponemang u at a na ikinakabit sa salitang maestro at maestra ay hindi itinuturing na morpema dahil wala naman tayong salitang maestre upang lang tukuyin ang mga kasariang panlalaki at pambabae. Narito rin ang ilan sa mga halimbawa ng mga salita na may isang morpema ngunit hindi itinuturing na morpema na. Halimbawa na lamang ng salitang abogado na dinadagdagan ng ponemang o upang tawaging abogado. Ngunit hindi ito itinuturing dahil walang salitang abogad. Kusinero na dinadagdagan ng ponemang o ngunit hindi rin itinuturing na morpema na dahil walang salitang kusiner. Halimbawa na lamang ito sa lokal na salita ay ang salitang lebakero na dinadagdagan ng morpemang ponemang o. Ngunit hindi ito itinuturing na morpema na sapagkat walang salita sa Bisaya na libakir. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang anyo ng morpolohiya. Ito ay ang tinatawag na morpemang salitang ugat. Ang morpemang salitang ugat ay binubuo ng mga salitang may payak. Ibig sabihin lamang mga salitang walang panlapi. Halimbawa na lamang nito ay ang mga salitang tao, silya, droga, payong, jeep, pagod, tuwa, pula, liit, taas, baba, labasa, at iba pa. At ang halimbawa naman ito sa lokal na mga salita ay ang kalo. Nang ibig sabihin ay sombrero sa Filipino. At ang panghulingan nyo ng morpolohiya ay tinatawag na morpemang panlapi. Ito ang mga morpemang ikinakabit sa salitang ugat. Ang mga panlapi ay may kahulugang taglay kaya't bawat isa ay isang morpema. Halimbawa na lamang ng panlaping om ay may kahulugan sa pagganap sa kilos na isinasaad ng salitang ugat. Sa pandiwang umaawit, ang om ay nangangahulugang gawin o ginawa ang kilos na pag-awit. Tulad ng mga sumusunod na mga salita. Mag-ina, mag plus ina equals mag-ina. Maganda, mag plus ganda equals maganda. Magbasa, mag plus basa equals magbasa. Halimbawa na lamang ng salitang lokal sa Bisaya ay ang salitang lakaw. Nang ibig sabihin sa Filipino ay binibigyan ka ng pahintulot na umalis na dinadagdagan ng salitang an at nagiging lakawan. Nang ibig sabihin ay nagpapakahulugan ka sa isang tao na karaniwang niyang ginagawa sa kanyang buhay. Iyan po ang tatlong anyo ng morpema. Ipagpapatuloy po ng iba ko pang kasapi ang iba pang tatalakayin paksa. Help, help, help! Hindi pa dyan natatapos ang mga kaalaman na inyong matutuklasan sa aming pagtatalakay ngayong araw. Mga kaklase, handa na ba kayong madagdagan ang mga impormasyon na inyong nalalaman? Isang malaking oo? Talaga ako ay nagagala na kayo ay nagpapakita ng buong porsyentong pagiging interesado makinig at matuto sa aming paksang itinatalakay ngayong araw. Mga kaklase, alam niyo ba na ang pagbabagong mapapansin sa isang morpema ay bunga ng impluwensya ng kaligiran? Ferel, tumpa,
Lagi nating tandaan na anumang pagbabago ng Morpema ay taglay ng kanyang kapaligiran. At ito ay tinatawag na pagbabagong morfopolemiko. Sa madaling salita, anumang maliit na salitang ikakabit nito ay nakaka-impluwensya sa pagbabagong anyo ng Morpema. Malinaw ba ang aking pagpapaliwanag? Mabuti naman kung ganun. Bago ko magtungo sa mga uri ng pagbabagong morfoponemiko, nais ko munang ibahagi sa inyo ang impormasyon patungkol kay Santiago 2003. Ayon sa kanya, ang mga salita sa Pilipino kapag nilapian ay dumaraan sa proseso ng pagbabago. At ito nga ang tinatawag nating pagbabagong morfoponemiko sa Pilipino na nakalahad sa kanyang aklat na makabagong balarilang Pilipino. Sa puntong ito ay atin ang tatalakayin ang uri ng pagbabagong morfoponemiko, ang katangian at katuturan ng bawat isa. Unahin nating talakayin ang asimilasyon. Nagaganap ang asimilasyon sa isang salita tuwing tayo ay naglalagay ng unlapi. Nagbabago kasi ang kaligiran ng salita tuwing tayo ay naglalapi. Ang asimilasyon ay may dalawang uri. Una, ang asimilasyong partial o di ganap, at pangalawa, ang asimilasyong ganap. Nagaganap ang asimilasyong partial o di ganap kapag ang salitang ng o nga sa isang panlapi ay nagiging m o n. Halimbawa, pangbansa, pang plus bansa, na nababanggit natin ito bilang pangbansa. Mapapansin natin dito na ang ng sa panlapping pang ay naging m sa panlapping pang na ikinabit sa salitang ugat na bansa. Kaya ito naging pangbansa. Isa pang halimbawa ay ang salitang pangsukli. Pang plus sukli na nababanggit natin ito bilang pansukli. Mapapansin natin dito na ang ng sa panlapping pang ay naging n sa panlapping pan na ikinabit sa salitang sukli. Kaya ito naging pansukli. Sa puntong ito, para maiba naman, magkaroon tayo ng mga halimbawang lokal, particular dito sa aming lugar sa Kagwae. Magsimula tayo sa asimilasyong partial o di ganap. Tulad halimbawa ng pangungusap na panglimpyo mo sa balay. Pang plus limpyo, pag dumaan ito sa asimilasyong partial o di ganap ay magiging panlimpyo. Nang ibig sabihin sa salitang panlimpyo sa Pilipino ay maglinis. Samantala, nagaganap ang asimilasyong ganap sa tuwing ng ng sa isang panlapi ay nagiging n o m. Gaya ng nasabi ko kanina sa asimilasyong partial. Pero may karagdagan dito. Dahil bukod sa ang ng ay nagiging m o n sa isang panlapi, nawawala rin ang unang titik sa salitang ugat. Tignan natin ang isang halimbawa. Ang salitang pangsukli. Gaya ng halimbawa natin kanina. Sabi natin kapag ang salitang pangsukli ay dumaan sa asimilasyong partial o di ganap, ito ay nagiging pansukli. Pero kapag ito ay dumaan sa asimilasyong ganap, ito ay nagiging panukli. Mapapansin sa salitang panukli, ang pang ay naging pan at ang unang titik sa salitang ugat ay nawala. Nawala ang titik S, kaya ito ay naging panukli. Ngayon, dumapo naman tayo para sa halimbawa sa asimilasyong ganap. Tulad halimbawa ng pangungusap na manglakaw ka sa baryo. Nang ibig sabihin ay tayo ay pupunta sa baryo. Baryo na siyang itinuturing na maraming naninirahan o maraming tao. Ngayon, kukunin natin yung salitang manglakaw. Mang plus lakaw, ito ay magiging
manlakaw. At kapag kinuha natin ang unang titik sa salitang ugat na lakaw, ito ay magiging manakaw. Ibig sabihin, tayo ay nakakabuo ng panibagong salita at panibagong kahulugan na tunay na nagpapakita kung gaano kaganda ang pag-aaral ng uri ng morfoponemiko dahil tayo ay nakakabuo ng panibagong mga salita. Naunawaan ba ninyo? Oo, mabuti naman. Pero sa iba dyan na naguguluhan pa rin, huwag kayong mahiyang magtanong. Dahil handa akong sagutin ito para lahat tayo ay nagkakaunawaan. Dumapo naman tayo sa pagpapalit ng ponema. Ito ay nangyayari kapag ang D ay nasa pagitan ng dalawang patinig, kaya ito ay pinapalitan ng ponemang R. Kadalasan kasi mas madulas ang titik R kaysa D kapag kasunod ito ng isang patinig. Kaya naman mapapansin natin sa mga salitang ugat tulad na lamang ng damot o dunong ay nagiging R kapag ito ay nilagyan na natin ng panlapi at ito ay magiging maramot at marunong dahil nagaganap ang pagbabago sa mga salita tulad nito. Magtungo naman tayo sa metathesis. Dito naman ay ang pagbabagong nagaganap sa mga salita kapag nagkakapalit ng posisyon ang mga titik. Nagaganap ito sa mga salitang ugat na nag-uumpisa sa titik L at Y na ginigitlapian ng gitlapin in. At narito ang aking kasamahan na si Binibining Baldo para sa pagbibigay ng mga halimbawa. Maraming salamat, Binibining Criza. Ngayon, upang lalo ninyong maunawaan at maintindihan ang metathesis, narito ang iilan sa mga halimbawang aking ipapakita sa inyo. Una ay ang ponemang in plus lipad ay nagiging salitang nilipad. Pangalawa, ang ponemang in plus ang salitang ligaw ay nagiging salitang niligaw. Pangatlo, ang ponemang in plus ang salitang yapos ay nagiging salitang niyapos. Ayun! Naway, naunawaan at naging malinaw sa inyo ang metathesis. Dumako naman po tayo ngayon sa morfoponemikong pagbabagong pagkakaltas ng ponema. Ano nga ba ito? Ito ay ang pagkawala ng ponema sa isang salita. Maaari itong maganap sa unahan o gitna ng salita. Ngunit, paano nga ba nagaganap ang pagkakaltas ng ponema? Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponimang patinig ng salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi nito. Kinakaltas nito ang huling patinig ng salitang ugat at nilalapian ng hulaping in o di kaya'y hulaping an. Halimbawa, ang salitang takip, dagdagan natin ng hulaping an ay nagiging takpan kapag tinanggal natin ang patinig o ang huling patinig na ay. Gayun din sa halimbawang kitil, dagdagan natin ng hulaping in ay nagiging kitlin. Sapagkat tinanggal natin o tatanggalin natin ang huling patinig na ay. Ngunit, kailangan lang po nating tandaan at malaman na angkop ang ating ilalagay na hulapi sa isang salitang ugat. Matapos kong talakayin sa inyo ang pagkakaltas ng ponema at iilang mga halimbawa ng metathesis, tatalakayin ko na naman sa inyo ang paglilipat ng diin. May mga salitang nagbabago ng diin kapag nilalapian. Maaring malipat ng isa o dalawang pantig ang diin patungo huling pantig. O maaari ring mailipat ng pantig patungong unahan ng salita. Ngunit, kailangan lang po nating tandaan at malaman na
angkop ang ating ilalagay na hulapi sa isang salitang ugat. Matapos naming talakayin sa inyo ni Binibini Criza ang mga pagbabagong morfoponemiko, inaasahan namin na mayroon kayong natutunan at naitanim ito sa inyong mga puso at isipan. Lagi lamang nating tandaan na ang pagbabagong morfoponemiko ay hindi sa lahat ng salita nagaganap. Sa puntong ito ay amin namang tatalakay ng aking kasama na si Binibining Galanida ang tungkol sa kayarian ng mga salita. Ngunit, bago ko simulan ang aking talakayan, ay nais ko munang magbahagi ng isang kwento na tiyak na magugustuhan at kapupulutan natin ng aral. Habang hinahabol ng amo ang papatakas na lobo, ay abala namang nag-uusap-usap ang mga hayop na naiwan sa kulungan. Putol, paumanhin sa ginawa naming panunukso sa iyo. Hiyang-hiya kami dahil ikaw pa na tinutukso ang nakapagligtas sa aming buhay, nahihiyang sambit ng mga hayop sa kaibigan nilang si Putol. Naku, huwag na ninyong isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas na tayong lahat, sagot ni Putol sa kaibigan. Dakila at malinis ang anak. Ipinagmamalaki kita, pagmamalaki ng ina sa anak. Pinatunayan mong ikaw isang mabuting kaibigan. Ginawa mo pa rin ang tama kahit hindi kami naging mabuti sa iyo. Pangako, magbabago na kami. Masayang wika ng mga hayop sa kaibigan. Mga salitang may kulay sa kwento. Hiyang-hiya, mahalaga, puso, at kapitbahay. Ang mga salitang ito ay halimbawa ng bawat kayarian ng salita. Ang kayarian ng salita ay binubuo ng payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Una nating talakayin ang payak na kayarian. Ang salita ay payak kung ito ay salitang ugat lamang, walang panlapi at walang katambal na ibang salita. Ito ay ayon kina Santiago at Chanco. Halimbawa, ina, bata, anak, ama, at kapatid. Ang mga halimbawa naman ng payak na salita sa ating lokal ay itom na ang ibig sabihin ay itim sa wikang Filipino, hatod o hatid sa wikang Filipino. Ngayon naman ay dumapo tayo sa panlapi o maylapi. Ang mga panlapi ay mga katagang idinaragdag sa unahan, sa gitna o sa hulihan ng mga salitang ugat. Ang mga panlapi nito ay unlapi kung ang panlapi ay nasa unahan ng salita. Gitlapi naman ang tawag kung ang panlapi ay nasa gitna ng salita. At ang huli ay hulapi naman kung ang salitang ugat nilalagyan ng panlapi sa hulihan. Ayon kina Ampel, Mendoza at Briva, 2010, ang salita ay binubuo ng salitang ugat at mga panlapi. Sa pagkakabit ng iba't ibang uri ng panlapi sa isang salitang ugat, nakabubuo tayo ng iba't ibang salita na may kanya-kanyang kahulugan. Halimbawa, ang salitang ugat ay tubig. Pag dinaragdagan ng panlaping ma ay magiging matubig. Ang ibig sabihin ay maraming tubig. Pag dinagdagan naman natin ito ng panlaping pa ay magiging iba ang pakahulugan. Ito ay magiging patubig na ang ibig sabihin ay pagdaloy ng tubig. Parehong ito ay nasa unlapi. Ang isa pang halimbawa, pag ang tubig ay dinagdagan ng panlaping an, ito ay magiging tubigan na ang ibig sabihin ay lagyan ng tubig. Ito ay parehong nasa hulapi. Ang salitang ugat naman ay lakad. Pag dinagdagan ng panlaping ung, ay magiging lumakad. Ang salitang sagot naman, pag dinagdagan ng salitang panlapi na in, ay magiging sinagot na parehong nasa gitlapi. Sa mga katutubong wika sa Pilipinas, gaya ng Bisaya, ayon sa pag-aaral ay may kakaiba din silang pamamaraan sa pagkakabit ng panlapi sa mga salita. Dahil dito ay mayaman sila pagdating sa mga panlapi. Ang ilan sa mga halimbawa sa ating lokal ay ang salitang ugat na daan. Pag dinagdagan ng panlaping hig ay magiging higdaan o higaan.
Ang salitang dumala naman, pag dinagdagan ng panlaping tag, ay magiging tagdumala na ang ibig sabihin ay tagapamahala. Ito ay parehong nasa unlapi. Pag dinagdagan naman natin ng panlaping a, ang tuig, ay magiging tuiga o taon sa Filipino. At ang salitang humok, pag nilagyan natin ng panlaping on, ay magiging humukon na ang ibig sabihin ay mas malambot. Ito ay parehong nasa hulapi. Ang salitang ugat naman na sugba, pag nilagyan natin ng panlaping in, ay magiging sinugba. Pareho ito sa kilaw, pag nilagyan panlaping in, ay magiging kinilaw. Ang mga salitang nabanggit na kinabitan ng panlapi ay nagkakaroon din ng pagbabago kung saan ito ay may diin. At hindi doon nagtatapos ang aming pagtatalakay tungkol sa kayarian ng mga salita. Ang ikatlong kayarian ng salita ay ang inuulit. Ito ay maaaring ganap, partial o magkahalong partial at ganap. Ito ay ayon kay Breva, Ampil, and Mendoza noong 2010. Inuulit nito ang kabuuan o isa o higit pang pantig nito. May dalawang uri ang inuulit na kayarian ng salita. Ito ay ang pag-uulit na ganap at ang pag-uulit na di ganap. Sa pag-uulit na ganap, inuulit ito ang salitang ugat. Halimbawa, taon, nagiging taon-taon. Bahay, nagiging bahay-bahay. Araw, nagiging araw-araw. At ang halimbawa naman ito sa lokal ay adlaw, na nagiging adlaw-adlaw. Balay, nagiging balay-balay. Dagan, nagiging dagan-dagan. Ang ikalawang uri naman ay ang pag-uulit na partial o di ganap. Ibig sabihin, ang isang salita ay nasa pag-uulit na partial kapag ang bahagi lamang ng salitang ugat ang inuulit. Halimbawa, usok, nagiging uusok. Balita, nagiging bali-balita. Tahimik, nagiging tahi-tahimik. Kanta, nagiging kakanta. Ang halimbawa naman ito sa lokal ay katawa na nagiging nagkatawa-katawa. Higda, nagiging naghigda-higda. Mayroon ding magkahalong partial at ganap. Kapag ito ay nilalapian at inuulit ng buo ang salitang ugat. Halimbawa, sigla, nagiging masigla-sigla. Saya, nagiging masaya-saya. At matuto na nagiging matuto-toto. At ang panghuling kayarian ng salita ay ang tambalan. Ibig sabihin ang pabubuo ng isang salita. Dito, pinagsasama-sama ang dalawang salita para magkabuo ng isang salita. May dalawang uri ang tambalan. Ang tambalang ganap at ang tambalang di ganap. Sa tambalang ganap, ang taglay na kahulugan ng bawat dalawang salitang pinagtambal ay hindi nawawala. Ibig sabihin, ito ay tambalang salitang nananatili pa rin ng kahulugan. Halimbawa, asal hayop, bahay ampunan, kulay dugo, at pamatid uhaw. Ang halimbawa naman ito sa lokal ay balay puloyanan. Sa tambalang di ganap naman, ibig sabihin ang dalawang salitang pinagtambal ay nagkabubuo ng ikatlong kahulugang iba kaysa isinisaad ng mga salitang pinagsama. Ibig sabihin ang tambalang salitang nagbibigay ng bagong kahulugan. Halimbawa, bahaghari, dalambukid, hampas lupa, at anak pawis. Ngayon nating tatalakayin ang bahagi ng pananalita. Ano nga ba ang bahagi ng pananalita? Ito ay may 10 bahagi ng pananalita. Isa na rito ang ngalan o noun sa English. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, puo, bagay, hayop, pangyayari. Halimbawa nito, Corazon Aquino, Jose Rizal, San Juan Elementary School. May dalawang uri ng pangalan. Una, pangalang pambalana. Ito'y tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, puok o pangyayari.
Pangalawa, pangalang tiyak o pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o buo. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Ang pangalawang bahagi ng pananalita ay panghalip o pronoun. Ang panghalip ay ginagamit bilang panghalili sa pangalan upang hindi ito uulit-ulitin sa isang pangungusap o talata. Halimbawa nito, ako, ikaw, siya, kami. Kung gagamitin ito sa pangungusap tulad na lamang ng si Ana ay magaling sumayaw. Ang salitang Ana o pangalang Ana ay papalitan ito ng panghalip na siya. Siya ay magaling sumayaw. Ang panghalip sa pangungusap ay siya. Pangatlo ay pandiwa. Ang pandiwa ay salitang kilos na tumutukoy sa aksyon ng simuno sa pangungusap. Halimbawa nito, kumain, naglalaba, tumatalon, kumakanta, umalis, sumayaw. Kung gagamitin natin ito sa pangungusap, ang pandiwa, halimbawa nito ay umalis si Ana sa kanilang bahay. Ang pandiwa sa pangungusap ay umalis. Ang pang-apat na bahagi ng pananalita naman ay pangatnik o conjunction. Ang pangatnik ay ginagamit ng pang-ugnay sa isang sali o lipo ng salita sa pangungusap. Halimbawa nito, ngunit at subalit, kaya, dahil, samantala, habang. Halimbawa na lamang nito ay siya ay nagtatagumpay dahil sa kanyang pagsisikap. Ang pangatnig sa pangungusap ay dahil sa. Ang panglimang bahagi ng pananalita ay pang-abay o adverb. Ano nga ba ang adverb o pang-abay? Ang pang-abay ang salitang nagbibigay turing sa pang-uri, pandiwa o kapwa niyang pang-abay. Halimbawa nito, mabilis niyang kinuha. Agad na umalis. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at lalo-lalo na sa ating pinakamagandang ginang sa marka. At ngayon, narito ako upang ipagpatuloy ang mga talakayin na naibahagi ni Benevining Evelyn patungkol sa bahagi ng pananalita. Una, pangangkop. Pangalawa, panguri. Pangatlo, pangabay. Pangapat, pantukoy. Panglima, pangawing. Ang una kong tatalakayin ay pangangkop. Ano nga ba ang pangangkop? Ito ay katagang idinadagdag sa pagitan ng dalawang salita na naglalarawan at inilarawan upang maging madulas o tuloy-tuloy sa pagbigkas dito. May tatlong angkop na ginagamit sa Filipino. Ito ay na, ng, g. Ano nga ba ang na? Ito ay nilalagyan ng salitang naglalarawan sa salitang inilarawan kapag ang naunang salita ay nagtatapos ng katinig. Halimbawa nito, butas na malaki. Ang butas ay inilarawan. Ang na naman nagtatapos ng katinig. Ang malaki ay naglalarawan. Sa lokal naman ay buslot na dako. Dumako naman tayo sa nang. Ito ay dinudugtong sa hulihan ng naunang salita na naglalarawan o inilarawan ng patinig. Halimbawa nito, magandang gabi. Ang maganda ay naglalarawan. Ang magandang nanang sa huli ay nagtatapos ng patinig. At ang gabi ay inilarawan. Sa lokal naman na tinatawag nito ay maayong gabi. Dumako naman tayo sa G. Ito ay kinakabit sa hulihan na naunang salita na naglalarawan o inilarawan kapag ang salita ay nagtatapos ng N. Halimbawa nito, madandaming tagpo. Sa lokal naman, madasigo nga talan-awon. Ngayon, tapos ko na naitalakay ang patungkol sa angkop. Dumako naman tayo sa panguri. Ano nga bang panguri? Ang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Sa bahagi ng pananalita,
binabago ng pangalan, karaniwang isinalarawan sa gawain ng particular nito. Halimbawa nito, maganda ang asawa ni Jacob kahit matanda na. Sa lokal naman nito, gwapa kaayo ang asawa ni Jacob, bisan tigulang na. Ngayon, dumako naman tayo sa talakayin ng pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, panguri, kapwa, panggabay at mga pang-abay. Ay nagsasabing na kung paano, kailan, saan at gaano. Halimbawa nito, pupunta ako bukas sa parke. Sa lokal naman ito, mukadto ko sa parke silong. Naitapos ko na ang pagtalakay tungkol sa pang-abay. Ngayon, dumako naman tayo sa pantukoy. Ano nga ba rin ang pantukoy? Ito ay katagang ginagamit sa pagtukoy sa tao, bagay, ulunan o pangyayari. Ito ay ang tumutukoy sa mga pangalang pambalana, ang mga. Halimbawa nito, ang bata ay naglalaro sa ulan. Ang halimbawa naman ng ang mga, nagtutulungan ang mga mag-aaral sa paggawa ng collage. Ang halimbawa naman ng mga, ang pinuno ay tinulungan ng kanyang mga tagasunod. Dumako na rin tayo sa pangawing. Ano nga ba rin ang pangawing? Ay nagpakilala ng ayos ng mga bahagi ng pangusap. Ang ay, ang palatandaan ng ayos ng pangusap. Binabadyan nito ang karaniwang ayos na pangusap. Halimbawa nito, ako ay galing sa banyo. Ang pangalawang halimbawa nito, siya ay nagluluto ng pagkain. Naitapos ko na ang pagtalakay patungkol sa bahagi ng pananalita.